Simula June 16 hanggang katapusan ng buwan, isa po ang Lucena City sa mga lugar na isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ito po yung ang lungsod na may pinakamataas na kaso sa probinsya ng Quezon. Ano nga ba ang hakbang na ginagawa ng lokal na pamahalaan ukol diyan? Makakausap po natin ngayon si Lucena City Mayor Roderick Alcala. Good morning, Mayor. Good morning po, ma'am, at sa lahat po ng nanonood sa ating Himpilan. Opo. Mayor, as of yesterday, nasa mahigit 200 po ang aktibong kaso ng COVID sa inyong lungsod. At kumpara po sa ibang bahagi ng Quezon Province, Lucena City po ang may pinakamataas na naitatalang COVID cases at COVID deaths. Tanong po ni Angela Coloma ng ABS-CBN News Digital, base po sa contact tracing efforts ninyo, ano daw po yung nakita ninyong sanhi ng pagkalat ng virus? Okay, Ma'am Rocky, sabi nga po natin as of today po, ang ating pong total confirmed case is 2,809 at ang ating pong total recovery is 2,449. Ang total mortality po natin is 107 at ang ating pong active confirmed case today is 253. So kung mapapansin po natin, for the past 4 months, ang lungsod ng Lucena lang po sa buong Region 4 ang nag-MGCQ. At pamula po nang magkameron po ng bubble sa 4 na probinsya, ang Batangas, Laguna, Cavite, at Maki po ang lalawigan ng Quezon, tayo lang po ang MGCQ. Kaya sa aking tingin po, dahil tayo lang po MGCQ, nang maghigpit po ang ating mga kalapit na mga probinsya at bayan, dito po sila napunta. Kaya po naman ngayon na medyo tumaas ang ating case, tayo po ngayon ay nag-set up na ng mga dapat po natin gawin. Meron po tayo tinatawag natin ng mga checkpoints na ating po inihanda. At the same time, meron din po tayong ginawa na meron po tayo ngayong COVID-19 marshals na kung saan ito ay more than 500 na tao po natin na wala pong ginagawa kung hindi pagsabihan lamang ang ating mga kababayan na bawal po ang lumabas ng kanilang tahanan nang wala pong face mask and face shields. Sa ganito pong pamamaraan, makikita po natin na ito naman po ay sa aking palagay ay bababa din po. Kung titignan din po natin, Ma'am Rocky, ang binabanggit po kasi nila ay yung ating pong mga bed capacity. Sa ating pong lungsod na Lucena ay meron po tayong 4 na ospital. Ang ating pong LUDH na meron pong 24 bed capacity for COVID. Meron din po ang MMG na 27. Ang Mount Carmel po ay 25. At ang St. Anne po ay 16. Pero kung titignan po natin na puno nga po ang kanilang bed capacity, ang mga taga-lungsod po naman ng Lucena na nasa Doctor Hospital, out of 24 ay 10 lamang. Sa MMG po, out of 27 ay 13. Sa Mount Carmel po, out of 25 ay 9. At sa St. Anne po, out of 16 ay 5 lamang po. So ito po yung ating tinitingnan at dito po sa atin sa QMC, ay meron din po tayong 24 na naka-confine. So out of 253 po, meron po tayong 65 positive COVID patient na nasa ospital. Meron po tayong nasa home isolation na 176. At meron din po tayong ginagamit na isolation facility natin. Ito po ang Grand Rivera na kung saan ipinahiram po ito sa atin ni Mr. Lucio po, na ito po ay mayroong 28 bed capacity pero 12 lamang po ang masasabi po natin na ginagamit po dito. At ganun din, nakausap po natin si Attorney Reyes, may-ari po ng Hillside Hotel, na nakahanda rin po ang kanila pong hotel na ipagamit sa local government unit na lungsod ng Lucena in case nakakailangan pa po natin ang additional isolation facility. Opo. Mayor, mula nga sa MGCQ na binabanggit nyo, biglang shift po kayo sa mahigpit na MECQ. Ang sunod pong tanong ni Angela ng ABS-CBN News Digital ay kumusta naman daw po ang mga manggagawa sa inyong lungsod dahil sa MECQ restrictions at how many people have lost their jobs daw po and what is the LGU doing to address this, especially with Lucena being a highly urbanized city? Okay, sabi nga po natin, ini-implement naman po natin ang lahat ng guidelines with regards po sa ating pong MECQ. At sa aking palagay po naman, ang mga naapektuhan lang po dito mahigpit ay ang ating pong mga restaurant na kung saan ay sabi nga po natin ay
ang po pwede lang po natin i-accommodate na naka-dine is only 10%. Pero sabi nga po natin, sanay naman po tayo na ito po ay kinakailangan po natin gawin, na meron po tayong binabanggit na one step backwards, two step forward. So sa atin po naman, mas maganda po na maghigpit tayo ng kaunti, at pagkatapos po nito, atin po tinatawag na restriction within 15 days, makikita po naman natin na ito po naman ay kaya natin ibalik. Kinakailangan lamang po na may disiplina sa atin po mga kababayan. Kinakailangan pagka po sila ilalabas, meron po silang face mask, meron po silang face shield. At the same time, pagka may pagkukulong, kinakailangan lamang po na meron po social distancing. So ito lang po yung ating ipinapaalala. Kagaya po kasi nung binabanggit ko, apat na buwag po na halos MGCQ ang ating lungsod. Ang atin lang po ginawa dito, minintain lang po natin yung ating tinatawag na mga COVID-19 partial na nasa 500 po sila. Ang ginagawa lang po nila, pinagsasabihan ang lahat ng mga nag-uulit sa ating lungsod, lumalabas ng kanilang tahanan, na pwede naman po kayo lumabas. Ang kailangan lamang po, meron po kayong face mask, meron po kayong face shield. Opo. Panghuli po, Angela Coloma, with Lucena being one of the most urbanized cities in Quezon, do you think that there is a need to reallocate more vaccine stocks to the area? Opo, ito na rin po naman ang pinaghahandaan po ngayon ng local government unit. So sa palagay ko po, with a population of 300,000, at kami naman po ay patuloy din po ang ating pagbabakuna. Pasalamat po ako sa national government, sila pinapagpadala na sa atin ang AstraZeneca at saka po ng Sinovac. At sabi ko nga po, ako naman po ay optimistic na dadating din po ang tamang panahon na sabi nga natin ay makapagpadala po ang ating national government ng tamang bakuna para sa lahat. At ito na po rin ang aming pinaghahandaan. Kaya po naman meron na rin po kami ginagawa na ITC. Ito po yung Information Education Campaign na kung saan na pag tumating ang time na naandito na po ang bakuna, kinakailangan nakahanda tayo. Ang ating po populasyon is almost 300,000. Ang kinakailangan po natin mabakunahan, kung hindi po ako nagkakamali, is 160,000 para magkameron po tayo ng tinatawag natin herd immunity. Pero sabi nga po, ito po'y para mabakunahan natin. Sa 2,000 taong babakunahan sa araw-araw, it will give us almost, kung hindi ako nagkakamali, ay mga 80 days para sa first dose and additional 80 days para sa second dose. Kinakailangan mailista na po, kaya ang akin din pong banggit sa ating mga kababayan na pag tumating na ang bakuna, kinakailangan lahat po tayo nakahanda na para magpabakuna at tanggapin ang bakuna para na rin po sa kaligtasan ng bawat isa. Opo, Mayor, ayon nga po sa Pangulo, ipapadala sa mga critical areas ngayon ang mga bakuna nga natatanggap ng bansa. May mga bagong doses na po ba na na-deliver sa inyo? Or kailan po inaasahan magsisidating yung bakuna sa lugar ninyo, Mayor? Okay, meron lang po kadadating po sa atin ngayon na nasa good for 2,000 person na dose ng ating po tinatawag na Sinovac, at ito po'y sinisimula na po namin muling ibigay para po sa ating pong mga kababayan. So nagpapasalamat po kami sa ating pong mahal na Pangulo, sa national government, sa pagpapadala po nila sa atin ng tinatawag po natin ng mga baksin. Maraming maraming salamat po kay Pangulo Duterte. Opo. Hindi naman din po ba kayo nagkakaroon ng problema pagdating sa capacity ng mga tinetest at yung turnaround time ng pagre-release ng result ng mga testing center sa inyong lungsod, Mayor? Okay. Sa ngayon po ay wala naman po tayong problema. At ang sa katotohanan po, ang medyo naging problema lang po natin ay yung binabanggit po nila na bed capacity. Dahil sabi nga po natin, with regards po kasi sa bed capacity, dahil tayo po ang highly urbanized city, karamihan po kasi sa mga nagkakasakit sa mga malalapit nating munisipyo, kalapit na probinsya, lahat po yan ay dinadala dito sa ating lungsod. Kaya kung titignan po natin, halos laging puno ang ating bed capacity. Kaya lang, kung titignan po natin ang mga taga-lungsod ng Lucena, makikita natin na ito po ay less than 50% ang mga nasa hospital ng mga taga rito po sa ating lungsod.
Opo, Mayor, basahin ko lang po itong tanong ni Malu Escudero ng Filipino Star. Ang tanong po niya, although yung iba po nasagot na niya, nasagot niyo na po, since dumarami daw po yung COVID cases ng Lucena, ano daw po ang preparations na ginagawa ng Lucena City Health Office para daw po makontrol yung numbers and gamutin yung symptomatics, lalo na those requiring hospitalization, considering the city doesn't have its own hospital, pero may mga binanggit kayo, Mayor, na mga ospital. Opo. Sabi nga po natin, wala po city hospital ang ating lusod. Subalit, meron po naman tayong partnership with the different private hospital na ating lusod. Meron po tayong tinatawag natin na bagong Lucena Health Program na meron po mga certain beds ang lahat ng hospital dito, ang apat na hospital po, na ibinibigay po para po sa pamahalang panlusod. So kagaya po ng binabanggit po natin, nakahanda po ang ating pamahalaang panlusod 24/7 na naandyan po ang ating City Health Office, ganun din po ang ating disaster team, at ganun din po, sabi nga natin, hindi naman po natin nakikita na ganun po na kalaki ang ating naging problema. Dahil kung titignan po kasi natin, yung ating last 5 days na pagtaas ng ating po COVID case, as of June 16, ang bagong case po kasi natin noong June 16 is 22. Ang recovered po natin ay 10. As of June 17, ang ating po new case is 17 at ang recovered po natin ay 17. As of June 18, ang ating new case ay 19 at ang recovered po natin is 49. Pero yung past 3 days natin, kagaya po noong June 13, kung makikita natin, noong June 13, ang case po natin is 23, ang recovered is 11. June 14 and 15, ang new case is 15 at ang recovered natin is 37. So kagaya po nung binanggit ko, June 16 is 22, recovered is 10. New case po natin ng June 17 is 17, recovered is 17. At ang new case natin ng June 18 is 19 at ang recovered natin is 49. So ibig sabihin po nito, na andun na po tayo sa tinatawag natin na pababa na po na figures na makikita natin na padami na rin po ang nagaling. At buod po dito, makikita natin na karamihan po naman dito sa atin ay mga mild lamang ang may problema natin. Dahil out of 253 ay ang ating po naka-home isolate is 176. At ang nasa ospital lang po natin is 65. At ang nasa ating pong tinatawag na isolation facility is only 12. So sabi ko nga po, hindi naman po dapat mag-alala ang ating po mga kababayan, at ang pinakamaganda pa rin po dito ngayon, pinaghahanda na po natin ang lahat para po sila ay mabakunahan. Opo. Sa mga unang pahayag mo, po Mayor, ay hinihingan nyo sana lahat ng papasok, tama po ba, ng Lucena ng negative RT-PCR o antigen test, pero binawi rin ito ilang araw daw po matapos ang anunsyo. Ano po ang dahilan nito, Mayor? Okay, sabi nga po natin, based po kasi doon sa ating meeting ng ating local IATF, nung pinag-aaralan po natin, isinuggest po ng local IATF natin na kung po pwede, para mapababa ang case natin at ganoon din po ang bed capacity, baka po pwede na lahat ng papasok po sa ating lungsod ay meron po RT-PCR at the same time, baka meron po ng tinatawag po natin na antigen test para masiguro natin na safe ang lahat ng ating mga kababayan. Pero before the drafting ng ating po executive order, tayo naman po'y kumonsulta sa ating po mga kababayan at binanggit po nila na medyo mahirap ito sa kanila at medyo costly. Lalo na po doon sa mga nagtatrabaho galing sa ibang bayan papunta po sa ating lungsod. So, reconsider po natin na maglagay na lang po tayo ng mga checkpoint at the same time, kung ano naman po ang sinasabi ng guidelines ng National IATF with regards sa NECQ, ay ito po naman ngayon ang amin pong ipinapatutuan. Opo, Mayor, panghuli na lang ano, usap mo ang isa pa sa mga usapin ngayon, yung paggamit ng face shield. Kayo po ba, Mayor, sa inyong lugar ay nakikita nyo na talagang kailangan pa rin po na magsuot ng face shield ang ating mga kababayan sa lungsod? Okay, sa atin po, kagaya po ng mga nabanggit, pag po ang mga tao ay nasa sasakay sa public utility vehicle, nasa ospital,
at naandun po sa mga lugar na alam natin ay maraming tao, siguro po kinakailangan nga po ang face shield. Pero with regards naman po dun po sa mga area na masasabi natin na kalalabas lang ng kanilang tahanan, pinakamaganda po at nasa open air naman po, basta sila po ay meron pong face mask. Ito po ang importante, meron face mask. Kaya nga po dito po sa aming lungsod, nireactivate namin at dinagdagan po namin yung tinatawag po natin na COVID-19 Marshall. Ito po ay kulang-kulang na 600 ng mga tao na nakadeploy all over the city of Lucena para pagsabihan lamang ang lahat ng aming mga kababayan, baka po pwede. Pagka po kayo lalabas ng inyong tahanan, meron po kayong face shield, meron po kayong face mask. Okay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras. Mayor Roderick Alcala, ingat po kayo, Mayor.